chi, it flows throughout the body. Without it, you don't function. And it's a radio wave. What is up mga kadakdakan? Ako ulit ito si Dax at welcome ulit sa Dakdak TV. Pag-uusapan natin ngayon ang isa sa pinakamalakas na martial arts master sa mundo, si George Dillman. Pagka naririnig natin ang salitang martial arts, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mga kagaya ni na Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Donnie Yen at iba pa. Sila ang halos nagpakilala sa buong mundo kung gaano kaastig ang mga galaw ng mga martial artists sa pelikula. At sa pamamagitan ng paglalagay ng mga special effects sa mga martial arts movies, ay lalo pa nitong nadaragdagan ang kaastigan ng palabas. Dahilan upang mapukaw ang atensyon ng mga kabataan at mag-umpisang mag-aral nito. Sa pelikula, makikita mo ang mga martial artist ay lumilipad at may lumalabas na mga energy ball sa kanilang mga kamay. Isang pantasyang ating ginagawa nung tayo ay mga bata pa. Pero sa ganitong edad at inisip mo pa rin totoo ang mga effects na nakikita mo sa mga pelikula, ikaw na ang may problema. Dapat magpatingin ka na. Ganito ang naging ilusyon ng isang kilalang martial artist na si George Dillman. Nung umpisa, ay isa siyang kilalang legit na martial artist at nirerespeto ng marami. Claim pa nga niya na isa siya sa mga naging instructor ni Muhammad Ali at Bruce Lee. Ngunit nag-umpisa ang kanyang pagkahumaling sa one-hit knockout noong nakilala niya ang Ryukyu Kenpo noong 1983. Kagaya ng isang batang sobrang nahumaling sa kung fu magic sa pelikula, ganito ang naramdaman ni Dillman patungkol dito. Pressure point knockouts are the easiest way to put a person down. I can put the largest person that you can find in the world, and I've done this. With that finger, I can put him on the floor. Gumawa pa siya ng mga libro, mga seminar at workshop para sa martial arts na ito. Dahilan, upang mula sa pagiging respetadong martial artist ay naging isang living meme itong si Dillman. And he's able to drop just about anyone using applications of pressure to certain points along the body. You take it there. Together. He's probably weak right here. Hanggang sa nakarating na nga sa National Geographic Channel ang kabaliwan na ito ni Dillman at nagkaroon ng episode na may pamagat na Is It Real? Ito ay idemonstrate ni Dillman at ng kanyang mga kasabwat ng kanyang mga tauhan kung paano gumagana ang one-touch knockout sa pamamagitan daw ng pag-hit sa mga pressure points ng katawan at tinawag din itong pressure point knockout. Hanggang sa gumawa na siya ng sarili niyang version nito na di hamak na mas matindi daw sa one-touch pressure point knockout. Ito ang no-touch knockout na hindi mo na kailangang dumikit sa kalaban mo para siya mapabagsak. At dahil kaya mo nang gawin ito, ay hindi mo na rin kailangang mag-exercise dahil no need na ng malakas na pangangatawan. Kaya okay lang na tumaba ka na ng tumaba kagaya ni Dillman. Total, aanhin mo pa ang muscle kung kaya mo nang gumamit ng Rasengan. At sa mga fans ni Sangoku, si George Dillman lamang ang Bushido Master na kailangan nyo para matutunan nyo ang Ultra Instinct. Kidding aside, isang napakalaking kalokohan ang maniwala ka sa kabaliwan na ito. Nagamit daw ang kapangyarihan ng chi ay kaya mong makapag-knockout ng isang tao mula sa malayo. Siguro, mas maniniwala pa ako kung sinabi niya ay ganfu. His remarkable ability to move walls of people from 10 feet away when they can't even see him by channeling his chi at them and interrupting their auras. I lock with their aura and I move the line. I shouldn't tell you this,
But I played with people in Starbucks, and I just stood there and I moved the line. And they all moved, and they all looked back to me at the same time. They went like this, and I looked back too, like it was happening to me. I looked because I didn't want them to know I did this, right? So tinest ng National Geographic team kung gaano ba katotoo ang chinak out nitong si Dilman. Nag-volunteer ang isa sa kanilang mga tauhan upang maging test subject. At sorpresa para sa lahat, walang knockout na nangyari. In the other corner, it's 8th degree black belt Leon J., one of George Gilman's top associates and fellow practitioner of the no-touch knockout. This ought to be interesting. In fact, when we did the test on Luigi, he was not ready to believe these things. Or maybe was just staying there, seeing what would happen. Pakinggan nyo ang dahilan ni Dilman. The skeptic was a totally non-believer. The skeptic is an unbeliever. Oo, yan ang meaning ng skeptic galing sa dictionary. Non-believer plus, I don't know if I should say that on film, but if the guy had his tongue in the wrong position of the mouth, that can also nullify it. Yeah, you can nullify it. You can nullify a lot of things done to you. In fact, you can nullify it if you raise those two big toes. Plus, if I say I'm going to knock you out, and you raise one toe and push one toe down, can't knock you out. And then if I go to try again, you reverse it. If you keep doing this, I won't knock you out. Kung yan lang pala ang paraan para hindi ma-knockout ng chi power, bakit mo ito inihayag sa buong mundo? Gayong chi power knockout ang pinopromote mo. Hindi ba mawawalan ka na ng estudyante dahil alam na ng lahat ang pang-counter dito? Hindi ko alam kung dahil na lang sa kapal ng mukha at taba ang dahilan kung bakit nakukuha pa nitong si Dilman na gumawa ng mga dahilan sa kanyang kabaliwan. Pero kahit ano pa yan, isa lang ang konklusyon. Ano ang masasabi ninyo tungkol dito? Comment nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe at i-share para sa mga susunod na uploads. Plus...